Sa iyong mga ngiti, sa iyong mga tingin. Transfer siya, na lagi ko siyang nakikita kasi nagigitara siya dun sa kabilang side. Hindi kami magkaklase. And nasa lowest section ako nung panahon. Kailangan kong makaangat, so nag-aral ako, nagsumikap ako noon para makapasok sa Saturday class. Pilit ko yung sarili ko, ilang buwan, nagpakita ang gila, so sumipsip siguro para makapasok ako doon sa advanced learning na yun. So, and then doon, nakapasok na ako sa Saturday class, so yun ako nag-start mag-isip. Mula ngayon, ikaw lang at ako. Mula ngayon, ikaw ay liligaya. Yung kaibigan ko, na may crush sa kanya. Ayun, John Michael, ayun. Ano siya, sabi niya, sige na, sis, sagutin mo na para sa birthday mo. Ano niyo, mansari niyo. Sa ano yun, mga puppy love lang, pero ano, over time, ano, parang nag-mature kami dalawa, and then mas lalong dumami yung pangarap niya para sa akin. Nag-iisa ka lang sa buhay ko, sinta. Pingin mo sana ang aking nararamdaman. Huwag kang matatakot, maghihintay ako. Ibigay mo palagi ang the best in you, not the worst in you. Thank you una sa nanay. So, nanay ko kasi yung naging napaka-supportive niyan. Kahit 13 years old pa lang ako, malayo na ako sa kanya. Pero hindi siya nagkulang ng paalala, hindi siya nagkulang ng gabay. Papipiliin ako ng ibang magulang, hindi na. Yun na talaga. Nanay ko na talaga. Gusto ko magpasalamat sa iyo, tay, kasi hanggang ngayon, naakala ko hindi ka pupunta. So, thank you. Kasi hindi mo pinakinggan yung sabi-sabi ng iba. So, bilang isang ama at anak, pinanindigan mo yung reposisyon, ay yung obligasyon mo para sa akin. Bilang isang ama. Kaya saludo ko sa iyo. Ayun, kay inay, ayan, thank you. Kasi mula nung una, hindi mo ako pinabayaan. Yung mga maraming nangyari sa loob ng 10 taon. Ayun, sobrang thank you. Saka dun sa tatay ko na kahit ano, laging galit. Thank you kasi, ano, kahit mahirap yung buhay dati, hindi naging handlag para makapagtapos kami. Walang ibang mamahalin, ikaw lang. Ang buhay pag-aasawa, papasok sa buhay pag-aasawa na babae at lalaki ay dapat ay maging eksperto sa ugnayan. Experts on relationship. Joice, Nicole, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Mharvin na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang ikaw ay nabubuhay? Opo, Padre. Mharvin, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Joice, Nicole na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang ikaw ay nabubuhay?
Opo, Father. Pangako na akala natin, puppy love lang nung una. Pero tinupad mo yung pangako na after 10 years, magpapakasal na tayo. Yun yung pangako namin ngayon. Sa loob ng 10 taon, kailangan makaipon kami. So, yung mga pangako namin, matupad namin. Sobra akong proud sa'yo. Ano mang mangyari, sana maging ganito pa rin tayo pagtanda. Ilang beses nang napagod, ilang beses nang natalo. Hindi namin kaya na wala yung isa't isa. Kasi kapag dumadating yung problema, akala namin hindi namin kakayanin. Kaya minsan sumusuko kami. Pero pag bumabalik kami sa isa't isa, kaya pala namin kapag kaming dalawa. Ang buhay pag-aasawa ay buhay na nagbibigay. Pagiging mabait. Sabi nga nila, di ba, bigayan. Ito ay baitan. Ang buhay pag-aasawa ay patuloy na pagbibigay ng sarili sa minamahal. Hindi porkit ikaw yung nasa tama, kailangan ipanindigan mo yung ikaw yung nasa tama. O kailangan magpakumbaba ka rin. O kung ano yung gusto niya, ibigay mo. Kasi darating yung point na ganun din siya sa'yo. Marco, so I think, ano, this is it. After a day. Sobrang thank you sa understanding, love, sa patience. Kasi kung di dahil sa'yo, siguro baka bumigay na tayo ng mga nakaraang pag-asa. Thank you sa pag-aalaga, sa walang sawang pag-intindi. Lalo na kapag feeling mo, ano, sobrang hopeless na natin. Pagbabago. Panibago. Hindi na magbabago. Pangarap. Pag-asa.